Тіні тілі пам, кричить ночная птичка. Конюзі побралися в том, тім, кому не спіча. Tinulungan ako ni Liam na pitpitin ang mga gamit ko palabas ng aming bahay. May dala pala si Liam na kotse na nakaparke ilang metro mula sa amin. Pinisil ni Liam yung kamay ko bago nagmaneho paalis. Nanatili naman akong walang gibo at iniisip ang aking desisyon. Huminto yung sasakyan sa tapat na isang napakalaking bahay. Liam, dito ka na nakatira? Manghang tanong ko. Tumango si Liam sa akin. Ang laki naman ang bahay ninyo. Sabi ko kay Liam, mansyon kasi talaga yung itsura ng bahay. Pagkapasok namin doon, bigla akong nakita yung ate niya. Biglang humampas sa akin ang labis na kilabot. Kaya napatakbo ako palabas at bumalik ako dun sa kotse. Pero hindi ko na ito mabuksan. Sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa nakapin ako ni Liam. Clear! Clear, okay lang yan! Huwag kang matakot! Hindi kanya sasaktan! Nagbago na si ate! Alus sa akin ni Liam. Dahan-dahan akong tumingin sa ate niya. Ngumiti ito sa akin, pero nandun pa rin ang phobia ko sa kanya. Oh, Claire, I'm sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Sabi ni Bianca na nakangiti. Hindi ko mabasa kung sincere ba siya o hindi. Okay. Sige. Kalimutan na natin yun. Matagal na rin naman yun. Sagot ko, kahit di ko pa rin naman talaga nakakalimutan ang lahat ng kahayupan na ginawa niya sa akin. Pinilit ko nang umiti kay Bianca. Kung makikipagplastikan siya sa akin, ganun na lang din ang gagawin ko sa kanya. Kinagabihan, sa pagkainan, tahimik lang ako habang kumakain sila Liam at Bianca. Oh, ba't di ka kumakain, Claire? Tanong ni Liam sa akin. Ha? Ano kasi? Natitigilan ang sagot ko. Hindi yan tao. Napangiti na sabi ni Liam. Nahulaan niya yung iniisip ko. As you can see, Claire, hilaw yung kinakain namin. Pero yung sayo, niluto ni Liam. Sambit ni Bianca na napataas ng kaunti ang kilay sabay subo na kinakain. Okay. Sabi ko. Nanginginig ako na sinubo ang pagkain niluto ni Liam. Mukhang malinamnam at masarap naman yung pagkain, kaya naubos ko din. Ang sarap mo pala magluto. Papuri ko kay Liam. Hindi naman. Tapangiti na sabi ni Liam sa akin. Pagkatapos namin kumain, pumunta na kami ni Liam sa kwarto at natulog. Nag-unan si Liam sa tiyan ko. Hindi ko pa rin magets kung bakit naging mabait itong ate ni Liam sa akin. Kaya hindi ako nakatulog kaagad dahil sa kakaisip. Kinabukasan, nagising ako na wala si Liam sa aking tabi. Kaya bumangon ako at naglakad. Nakita ko si Liam na nasa may kusina. Good morning. Bati ni Liam sa akin, sabay halik sa akin pisngi. Oh, bakit nag-abala ka pa? Ako na niyan. Nahihiya na sabi ko, pero sabi ni Liam, mapuna lang daw ako sa silya. Ginawa ko nga, at tumawa lang si Liam at patuloy na nagbati ng itlog. Tumingin ako sa paligid ng kusina. Normal naman ang lahat, na biglang napatayo ako ng mabilis. Dahilan para bumagsak ang silya na inuupuan ko. Hindi ko mapigilan na mapasigaw. May ribulto ni Satanas sa kusina. Bakit? Nagulat din ni si Liam sa sigaw ko at nabitawan ng hawak na tinidor.
Bakit may ribulto ng demonyo sa kusina ninyo? Sigaw ko na sobrang hilakbot. Huh? It's just a statue. Sabi ni Liam na parang nagtataka dahil sa reaksyon ko. Tanggalin mo yan! Napatili kong utos sa kanya. Dahil sa sobrang takot ko, napataas talaga ang aking boses. Okay, fine! Sagot ni Liam at agad na tinanggal ang ribulto ng demonyo. Umakyat ako sa kwarto. Pagkabalik ni Liam sa kwarto namin, nanginginig pa rin ako at hindi ako mapakali. Oh, okay na. Seryosong mukha ni Liam na nakatingin sa akin. Oo. Sabi ko, kahit di pa rin talaga ako okay. Bumaba na kami para kumain. Dahil wala yung ate niya pagkatapos kong kumain, naglibot-libot ako dun sa bahay. Hanggang sa napadpad ako sa mabahong kwarto ng ate niya. Bukas yung pintuan, kaya pumasok ako. Nalaki yung mga mata ko nung makita ko yung iba't ibang klaseng hayop na nandoon. Mga pira-piraso lang, nakakapangilabot talaga. Pero ang pinaka nakakasindak, may mga pira-piraso din katawan ng sanggol na nasa loob ng kwarto. Kaysa pangalawang pagkakataon, nagtitili ako. Kaya napatakbo na naman si Liam at agad na hinila ako palabas ng kwarto. Bakit Liam? Akala ko ba laman na lang ng hayop ang kinakain ninyo? Sumbat ko sa kanya. Siya lang yun! Ako hindi! Pwede ba sa susunod? Huwag na huwag ka nang papasok dun sa kwartong yun! Galit na wika ni Liam. Sobrang galit na galit talaga siya. Humihinga na siya na parang sa hayop. Namumulan na din yung kanyang mga mata. Natakot ako na baka magbagong anyo ko siya sa mismong harapan ko. Kaya pinilit ko ang sarili ko na kumalma. Oh, sige. Sige, Liam. Sorry na. Ako na ang nagpakumbaba sa kanya. Basta! Ipangako mo! Huwag na huwag ka nang ulit pupunta dun sa kwartong yun! Sigo ulit ni Liam sa akin. Oo na nga, hindi na ako babalik doon. Sabi ko. Niyakaw ko bigla ni Liam at madiin akong hindaligan sa labi. Lumipas pa ang mga linggo, nakatira ko sa kanila. Happy naman ako ng mga araw na yun kahit paano. Kahit na lagi pa rin gumagapang ang kilabot sa buo kong katawan. Wala nang lumipat ako kay Liam. Lagi na lang ako nasusuka sa labis na baho. Kahit anong linis at spray ko ng air freshener, ang baho pa rin. Minsan, kitang-kita ko kung paano kumain si Bianca ng sanggol. Yung itsura niya, sobrang nakakatakot. Hubot-hubad siya nang malatnan ko siya sa kwarto niya noon. Hindi kasi sila mahilig magkapatid na magsara ng pinto. Kaya nakikita ko kung anong ginagawa ng ate niya. Nakita niya ako sa gilid ng pintuan na halatang nagahalo ang pandidiri at kilabot sa kanya. Kaya tumayo siya at nilapitan ako. Hinaplot ni Bianca ang mukha ko. Pumikit na lamang ako dahil sa sobrang hilakbot. Ang kamay niya, punong-puno ng dugo, pinahid niya sa akin. Ang ganda-ganda mo, Claire. Marami ka pa pwedeng mahanap na lalaki. Bakit si Lian pa? Tanong niya sa akin habang umingisi na parang demonyo. Kasi mahal ko siya. Sabi ko, napilit na nagpupumiglas mula sa kanya. Alam mo, Claire, hindi kita gustong maging parte ng pamilyang to. Sabi niya na lalong hinigpitan at pagkakakapit niya sa akin. Sinasabi ko na nga ba, nagbabait-baitan ka lang. Sigaw ko kay Bianca. Oo naman. Halakap niya at hinila niya ang buhok ko, sabay binalaan ako. Pagsisisihan mo na sumama ka kay Liam. Angil niya sa mismo mukha ko. Pitiyon mo ko! Demonyo ka! Pati sanggol kinakain mo? Hindi ka ba naawa? Sigaw ko muli. Tumawa ng tumawa si Bianca habang kausap ako. Maawa? Para saan? Nanunuya ng tono niya.
sa mga sanggol. So hindi mo talaga pinagsisisihan na kinain mo yung sarili mong anak? Kung sa bagay, wala ka naman puso. Bakit ka naging kapatid ni Liam? Hindi siya katulad mo. Isa kang demonyo! Tumitigil na sigaw ko. E anong tawag mo sa kapatid ko? Diyos? Gigil na wika ni Bianca. Hindi naman niya ginusto na maging katulad mo. Kasi nahihirapan lang yung nanay niyo. Kaya tinanggap ni Liam yung pamanang aswang niya. Sagot ko sa kanya, sabay sampal sa kanyang mukha. Kinampas ako ni Bianca sa pintuan bilang gante. Kaya pakiramdam ko, naubos ang hininga ko. Pwede kitang patayin. Pamamahi ko to. Tarantada ka. Tandaan mo, bahay ko to. Bulihaw sa akin ni Bianca. Aalis sa kami ni Liam dito. Sigaw ko at nagtagpa akong tumakbo paalis sa kwarto niya. Walang aalis! Bulyaw ni Bianca na di pa nakontento at hinila muli ang buhok ko. Mabuti na lang sa ganong eksena kami inabutan ni Liam. Ate! Sigaw niya at hinila ako mula sa ate niya. Napahugulgul ako at abot-abot ang hininga ko. Bigla akong kinarga ni Liam. Huwag mo siya sasaktan, ate! Ako makakalaban mo! Banta ni Liam at dinala na ako palabas papunta sa kwarto namin. Kinagabihan, duty ko. Nag-isip ako kung absent ako, pero mas pinili ko na pumasok kasi mababaliw lang ako kung mananatili ako sa bahay. Uy, ano nangyari sa mukha mo, Claire? Isisa ni Diane dahil namamaga ang mukha ko dahil sa pagdagit sa akin ni Bianca. Ah, wala ito. Paiwas na sagot ko. Oy girl, di ba wala naman tayong ship bukas ng gabi? Night swimming tayo? Yaya ni Abby. Ah, kayo na lang ni Diane. Pass muna ako. Nakayuko na wika ko. Sus, eto naman si Claire. Ayaw sumama. Isama mo na yung boyfriend mo kung gusto mo. Pilit sa akin ni Diane. Ay nako, alam panahon yun sumama sa mga kalokohan ganyan. Papiksi na sabi ko. Sige na Claire, pinagdalabot mo naman yung boyfriend mo. Pilit sa akin ni Diane. Hindi ah. O sige na nga, try ko. Sagot ko upang tumigil lang sila. Yan, isama natin si Joy. So istyo ni Diane. Si Joy? O sige, isama mo na yun. Kibit balikat ko. Nako, ingat ka girl. Baka maagawan ka ni Joy ng boyfriend. Alam mo naman, malandi overload yun. Babala ni Abby. Wow, harsh mo naman, Ab. Sexy lang talaga yun, kaysa sayo. Tawa naman ni Diane. Hindi ko alam kung magiging masaya ba yung lakad na to o hindi. Pagka-uwi ko sa bahay, agad akong pumasok sa aming kwarto. Oh, naka-uwi ka na pala! Bati sa akin ni Liam, sabay halik sa akin. Ah, Liam, may lakad kami bukas. Baka gusto mong sumama. Agad ko natanong sa kanya. Napakuunot noon naman si Liam. San ba yan? Gaya na sabi ko, hindi ka alis na wala ako. Sino ba mga kasama sa lakad na yan? Nakasimangot na wika ng boyfriend ko. Ah, makakasama ko lang naman sa work. Mag-night swimming. Sila Abby, Diana at saka Joy. Sagot ko. O sige, sasama ako. Pagpayad ni Liam. Nagulat ako bigla nang sumigaw yung ate ni Liam mula sa kwarto nito. Kaya mabilis na sinarado ni Liam ang pinto doon sa kwarto namin. Dito ka lang, huwag kang lalabas. Utos sa akin ni Liam. Bakit? May problema ba? Naguguluhan na wika ko. Basta! Agad na pinutuhan ni Liam ang ate niya. Sobrang nakakapangilabot ng bawat pagsigaw niya. Bigla dinig ko na may kumakalabog na nanggagaling sa kwarto kung nasaan siya. Kaya kahit na bawal akong lumabas, lumabas pa rin ako dahil out of curiosity. Tumakbo ko sa kwarto ni Bianca at kitang-kita ko kung paano siya tinutubuan ng pakpak.
Tinali ito ni Liam. Pero pumapalag ang ate niya. Ano ginagawa mo dito? Bumalik sa kwarto! Buliw sa akin ni Liam. Liam, tulungan na kita! Sabi ko na gustong lumapit kay Bianca. Wag na! Kaya ko to! Sigaw ni Liam. Nabiglang nakawala si Bianca sa pagkakatali nito. Kaya nakalmot niya sa likod si Liam. Kitang-kita ko kung paano dumalo yung saganang dugo sa likuran ng boyfriend ko. Liam! Walang nagawa na tili ko. Kinalikmot-kalmot ni Bianca ang katawan ng kapatid niya. Kaya ako naman, nagastang matapang para sa kanya. Bianca, tama na! Pati kapatid mo sinasaktan mo? Ano klasik ng kapatid? Sigaw ko sa kanya. Nagwawala si Bianca. Sinabunutan niya ang buhok ko at pinagkakalmot ang aking dibdib. Si Liam naman, kahit nahihirapan, nailayo niya pa rin ako kay Bianca. Pagkatapos noon, bumagsak na siya sa sahig. Pumasok ako sa kwarto at nilakang pintuan. Umiyak ako noon kasi si Liam ay naiiwan sa labas. Hanggang sa kinatok ni Liam ang pinto. Claire, buksan mo! Pagod ang boses na sabi ni Liam. Agad kong binuksan ang pintuan. Pagkabukas ko, nakita ko na pabis at punong-puno ng dugo si Liam. Iyakap niya ako at tinignan niya ang sugat sa aking dibdib. Okay ka lang ba? Nag-aalala ang tanong ni Liam. Oo, okay lang ako. Ikaw? Balik kong tanong sa kanya. Konti lang to. Sabi ni Liam kahit nanlilimahid siya sa pinaghalong pawis at dugo. Ang dami niyang sugat sa katawan. Ano ba nangyari sa kanya? Usisa ko kay Liam. May araw kasi talagang hindi niya nakokontrol yung pagkaaswang niya. Mahinang wika nito. Liam, what if, umalis na lang tayo dito? Liam, mas okay kapag tayo lang dalawa. Sumama nga ako sa'yo, diba? Liam, ayokong may mangsaktan. Ikaw ang dami mo ng sugat. Pagsisumamo ko sa kanya. Pag-iisipan ko, Claire. Nakita mo naman na kailangan din kasi ng tulong ni ate. Ako lang ang pwede niyang asahan. Tanging tugon ni Liam. Kinabukasan, nagmukmuk lang kami ni Liam sa kwarto. Wala kami pinag-usapan hanggang sa mag-text sa akin si Mama na pumunta muna ako sa bahay. Kaya agad ako nagbihis at lumabas ng kwarto. Sinundan ako palabas ni Liam at kinausap. Bumalik ka ha, I will pick you up. Tsaka may lakad pa tayo mamaya. Sabi nito sa akin at hinalikan ako. Lagi kasi itong natatakot na baka hindi na daw ako bumalik. O sige. Sabi ko na may simpleng ngiti. Pagdating ko ng bahay, sinalamong ako kaagad nila Ramram at Mama. O anong meron ma? Tanong ko kaagad kasi akala ko may emergency. Nandiyan yung ante mo sa loob at yung pinsan mo si Jessa. Kakauwi lang nila galing Japan. Sabi ni Mama sa akin. Agad akong tumakbo patungo sa loob ng bahay. Insan! Masayang bati ko sa kanya at nagyakapan kami ng pinsan ko. Oy, ang laki na ng tiyan mo ha? Magilaw ko na sabi habang kinakapa ang tiyan niya. Buntis ako gaga! Napahalakhak na sabi nito. Ha? Talaga ba Jess? Talaga ba? O ilang buwan ka ng buntis? Mangha na tanong ko. 4 months na. Ah, ganun ba? E di ba ang tagal-tagal mo naghintay na makabuo? E anong pangalan bibigay mo dyan paglabas? Nakangiti kong tanong sa kanya. Loisa, maganda no? Magiliw na sabi ni Jessa. Ang ganda naman ng pangalan na yon. So, uuwi na ba kayo ngayon sa bahay niyo sa Mindanao? Hindi no, bukas pa. Dito kami dumiretso ni Mama mula airport. Pero bukas, yun yung flight namin papuntang probinsya. Napasarap yung kwentuhan namin magpinsan. Kaya gabi na nang makauwi ako. Pagtingin ko sa labas, nandun na si Liam. Naku pinsan, alis na ako. Nandiyan na yung boyfriend ko sa labas.
pagpapaalam ko sa kanila. Ha? Teka sandali, ipakilala mo naman ako. Sabi ni Jessa na balak sana lumapit kay Liam. Ha? Jessa, wag na. Sabi ko na sobrang kinakabahan kasi baka makunan si Jessa. Pinigilan ko ito. Pero nung lumabas ako, hindi ko napigilan na lumabas din si Jessa na pilit gustong makilala si Liam. Si Liam naman, kitang-kita ko na agad na napatitig sa tiyan ni Jessa. Hello, ikaw pala si Liam? Nakangiting usisa ni Jessa. Naku Claire, hindi mo naman nasabing parang atisa pala sa kagwapuhan itong boyfriend mo. Matagal na hindi nakapagsalita si Liam. Grabe talaga itong makatitig sa tiyan ni Jessa, kaya pinagpawisan ako ng kaunti. Ah, Liam, si Jessa pinsan ko. Hindi ko mapakali na sabi. Oh, nice to meet you, Jessa. Sabi lang ni Liam na nakatingin pa rin sa tiyan ng pinsan ko. Kaya agad-agad kong hinila si Liam palayo kay Jessa. Sige, insan, bukas ulit. Paalam ko na halos kalagka rin si Liam papunta sa kotse niya. Pagdating namin sa loob ng kotse, agad kong nilingon si Liam. Please Liam, huwag yung pinsan ko. Pakiusap ko sa kanya. Tumingin lang si Liam sa akin at hindi kumibo. Pagka-uwi namin ng bahay, kumuha kami ng mga ilang damit para sa night swimming. Pagkatapos, agad na kami tumungo dun sa resort. Sinalubong kami nila Abby at Dayan. Hi, Pogi! Pa-charming na sabi ni Dayan. Si Liam naman, halatang naiilang kay Dayan, pero no choice siya kung hindi kausapin ito. Ilang saglit pa, dumating si Joy. Kitang-kita ko sa mata ni Liam na parang kilala niya si Joy. Kilala mo? Nagdudulan na tanong ko. Huwag na natin pag-usapan. Paiwas na sabi ni Liam. Kita ko kung paano titigil na Liam si Joy. Na para bang may nakaraan sila. Si Joy naman, parang ganun din. Halatang nagulat siya nang makita niya si Liam, pero agad na nakabawi. Umiti ito sa isang paraan na agad na nagpataas ang dugo ko. Parang may kahulugan at may pangaakit. Halos parang wala ako sa paligid ni Liam noon. Kahit anong kausap at kalabit ko sa kanya, halos hindi niya ako pinapansin. Kaya nung hindi ko na kinaya, nag-walkout ako na hindi man lang niya alam. Hindi ako nakapagpaalam kila Diane at Abby. Nag-text na lang ako habang naglalakad ako palabas ng resort. Nung makasakay ako sa jeep, kinuha ko ulit yung cellphone ko mula sa aking bag para tingnan kung nag-reply ba yung mga kasama ko. Pagtingin ko, tagtad na pala ako ng missed call ni Mama. Hindi ko narinig kasi nakasilent yung phone ko at inalisan ko ng vibration. Tinawagan ko si Mama. Sobrang hingal na hingal siya nung sagutin ako. Anak! Ma, bakit? Si Jessa. Po? Napano po si Jessa? Anak, nakuna ng pinsan mo. Andito kami ngayon sa ospital. Ano po? Oo. May kinalaman ba dito sa Liam? Ma, talk to you later. Pagdating ko sa ospital, iyak nang iyak si Jessa. Nung makita niya ako, halos mapuyo siya sa galit. Bakit hindi mo sinabi, Claire? Naawa ko kay Jessa. Alam kong sobra siyang nasaktan, kaya hinayaan ko lang na sigawan niya ako. Bakit hindi mo sinabi, Claire, kung ano siya? Hindi sana, Claire, hindi ako nakunan. Hindi sana hindi ako lumabas para makapagkilala. Umiyak ako dahil alam kong kasalanan ko. I felt sorry and I felt guilty. Sobrang sama ko. Dahil sobrang nag-hysterical na si Jessa, kinailangan siyang turukan ng pampakalma ng mga doktor. Pinauwi ako ni Mama sa bahay at pinagpahinga. 1 a.m. Nagising ako sa kwarto ko dahil sa mga katok. Ate, gising! May tao sa baba!
sabi sa akin ni Ramram. Ha? Sino? Nalimpungatan kong tanong. Si Kuya Liam, nakasombrero at nakajakit. Agad akong sumilip sa labas at doon ko nakita si Liam. Kaya tumakbo ko palabas, nanihindi man lang nakapagsuot ng chinelas dahil sa pagmamadali. Ang kapal ng mukha mo na magpakita pa dito? Matapos ang ginawa mo? Singhal ko sa kanya. Claire! Sabi ni Liam na umiiyak. Lumayas ka dito! Hayop ka! Hayop ka! Sigaw ko. Sinampal-sampal ko si Liam ng paulit-ulit. Lahat ng galit ko, binuhos ko sa kanya. Kasalanan ko! Kasalanan ko kung bakit namatay yung anak ng pinsan ko! Sisingsisinawi ka ko. Hindi, Claire! Ako may kasalanan! Sorry! Hindi ko talaga napigilan! Naging mahina ako! Hindi nag-deny na sabi ni Liam. Natatakot ako, Liam. Paano kung magdalang tao ako? Paano? Papatayin mo rin ba? Kakainin mo din ang anak natin? Gigil na tanong ko sa kanya. Hikbi lang ang narinig ko mula kay Liam. Wala siyang sinasagot. Liam, please, hayaan mo muna ako dito kala mama. Sabi ko sabay talikod. Pero biglang kumilos si Liam at pilit akong niyakap ng patalikod habang umiiyak. Nagpumiglas ako pero mahigpit ang kapit niya sa akin. Alam kong kasalanan niya kung bakit namatay yung anak ng pinsan ko. Pero parang tinudurog ang puso ko na makita na umiiyak siya. Bumuhos din ang luha ko dahil sobrang rupo ko. Bakit igagawa ko pa din siyang mahalin kahit sobrang dami niya na ginagawang masama? Habang yakap niya ako, ay tinanong ako sa kanya. Yung tungkol kay Joy, anong meron kayo? Seryoso ang tono ng tanong ko. Ex-girlfriend ko siya, Claire. Sagot ni Liam. Napasingap ako. Para ako nauupos sa kandila ng mga oras na yon. Pero nagawa akong ubuka ang bibig ko upang magtanong ulit. So, mahal mo pa? Natigilan si Liam. Matagal na hindi sumagot. Claire, I don't know. Sa wakas, sinabi niya. Gusto kong mabuwal na lang at mahiga sa sahig at hindi na bumangon muli. Pero nagpakatatag ako at nagpatuloy sa pagtatanong. Bakit kayo naghiwalay? Dahil nalaman niya ang sikreto ng pamilya ko. Yun lang, at pilit akong muli nagtangkang kumawala sa kanya. Itiwan mo ako, Liam. Please, bitiwan mo ako! Labag man sa loob ko, halos magmakaawa ko kay Liam. Napakawalan niya na ako. Naglaon, lumuwag ang hawak niya, kaya tumakbo ko at pumasok sa aming bahay. Dilako ang pinto at napasandal ako dito. Tinakpang ko ang bibig ko. Pilit kong pinipigilan ang aking paghitbi. Ayoko na marinig niya na dahil sa mga sinabi at ginawa niya, parang na rin niya akong pinatay. I don't know kung magtatagal pa ba kami sa lahat na nangyayari ngayon. Hindi na ako umuwi sa bahay nila Liam at Bianca. Doon na ako ulit nakatira sa bahay namin. I was all alone. Hindi ko na nakita si Liam kahit saan. Pero sabi ko sa sarili ko, tama lang na lumayo na siya sa akin. Marami na siyang tao na saktan at pinatay. Pati na din yung sanggol sa sinapupunan ng mismong pinsan ko. Tama ang mga magulang ko. Mali. Maling-mali na pinasok ko siya sa buhay ko. Ang tanga-tanga ko. Itutuloy. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na nandito lang po sa Pilipinas, at yung mga tagaibang dimensyon at tagaibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well.
Okay, so ito na nga po yung part 5 ng My Boyfriend is a Monster. I hope na nagustuhan po ninyo. Hindi ko po sure kung bukas po magtatapos tong kwentong ito kasi po medyo parang mahaba pa yata. Actually, ito po kasing kwentong to, well, yung episode po para sa ngayon, supposedly parang mas matagal pa to eh, kasi parang yung na-record ko po na video is mas parang naaabot yata ng isang oras at hindi pa po yung katapusan, meron pa pong susunod. So hindi ko po alam kung bukas po ikukonclude ko na po ba talaga siya or baka paabutin ko pa po ng Wednesday. Pero ano't ano pa man, so I'll make sure na mapakinggan nyo po at malaman nyo po yung kabuuan po ng kwento po ni Claire at saka po ni Liam. Okay, so again, hindi po ako mag-discuss ngayon since sabi ko nga po, i-reserve ko po yung aking discussion sa pinakahuling parte ng kwento. So doon ko na lamang po sasabihin yung aking mga insights and thoughts tungkol dito sa kwentong to, yung analysis ko po dun sa kwentong to. So ayun lang po, so I hope na gustuhan po nyo so far yung pong mga masalimuot na kwento po ni, ni-declare na... Ewan ko. So, pwede ko bang sabihin na medyo natatangahan nga talaga ako sa kanya. Pero anyway, sige, hayaan nyo na. Siguro ganun talaga yung mga tao nagmamahal na medyo may pagka-syunga-syungal talaga or what. Ewan ko. Anyway, so, yun lang po. Kita-kita tayo ulit bukas o makipapakinggan nyo po ako ulit bukas. So, abangan nyo po ulit bukas yung aking susunod po na party po ng kwentong apong ito ni Claire at saka po ni Liam. Okay, so yun lamang po. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.